Ganito ka ba mag-bisikleta? O baka naman ganyan, baka naman ganito. Sumasakit ba yung likod mo? Sumasakit ba yung kamay mo? Aba, baka mamaya may mali na dapat itama. Possible na dahilan kung bakit sumasakit ang kamay, ang likod, ang puwet, ang lower back, ang batok. Okay? Bibigyan kita ng idea. Tama lang natin. Pipe Talk with Papa Jack. Ayun! Magandang araw mga kapatyak, magandang araw mga master. Meron tayong bagong episode ngayon. Bagong episode natin ngayon ay sumasakit ba ang inyong likuran, ang inyong puwet, ang inyong kamay kapag kayo ay may ride at kayo ay may short ride. Sa mga ganong paraan, medyo hassle yun, di ba? Kapag nakakaramdam tayo ng pananakit ng lower back, pananakit ng batok, pananakit ng kamay. So ngayon, bibigyan ko kayo ng ilang ideya para kahit papano sa ride nyo, hindi naman kayo masaktan, manakit yung katawan, manakit yung puwet or yung balakang para smooth yung ride, smooth yung pupuntahan nyo, maging masaya tayo sa gagawin natin ride. Disclaimer, hindi po ako professional, hindi ko po pinag-aralan. Ito pong lahat ng ituturo ko ay pawang mga experience ko lang po. Alright? Tara, samahan niyo ako. At ayun na nga. Sumasakit ba yung likod mo? Sumasakit ba yung kamay mo? Aba, baka mamaya may mali. Okay, kaya sumasakit yung likod mo, sumasakit yung kamay mo, sumasakit yung batok mo. Ibig sabihin, meron kang mali sa riding position o meron kang mali na dapat itama. Okay? Sa episode na to, bibigyan kita ng mga pointers at sasabihin ko sa inyo yung ilan na possible na dahilan kung bakit sumasakit ang kamay, ang likod, ang puwet, ang lower back, ang batok. Okay? Standby ka lang. Oh! Hindi ka pa nagsasubscribe, subscribe ka muna para updated ka sa mga ilalabas natin. Pindutin mo yung bell button ha, para hindi mo makakalimutan yung mga ilalabas natin at ma-notify ka sa mga bago nating episode. Okay? Samahan mo na kami dito. Tara! Alam nyo, ang number one, kapag medyo may nararamdaman kayo, ang unang-una nyong i-check, yung tamang bike. Okay? Tamang sukat ng bike. Baka mamaya, yung sukat ng bike nyo, maliit o malaki sa inyo. Kailangan yung bike nyo sakto sa mismong height nyo, sa reach nyo. Okay? Kasi may mga iba't ibang frame tayong tinatawag. Meron tayong extra small, meron tayong medium, at meron tayong large. Alamin mo muna yung sukat mo. Alamin mo muna yung sukat na kailangan mo at yung sasakto sa'yo. Katulad ko, ako, 5'8 ako, pero ang sukat ko, since maliit itong saba na to, 51 cm to. Okay? So, may space ako, may room ako na nakakatayo. Alamin mo lang, kasi baka mamaya, pag masyadong maliit, kubang-kuba ka. Pag masyadong malaki, stretch na stretch ka. Yun ang karaniwang nangyayari kapag ka sumasakit ang likuran mo. Kasi hindi mo siyang ma-reach kapag masyadong malaki, hindi mo naman siya masyado kang kuba naman kapag masyadong maliit. So, alamin mo yung sukat kung ano yung kailangan ng bike na sasakto sa'yo. Right? At sumunod, tingnan nyo rin yung sukat ng ginagamit nyong handlebar. Baka kasi mamaya yung handlebar nyo masyadong maliit, masyadong wide. Kung nananakit ang braso nyo, nananakit yan, ibig sabihin may mali sa ginagamit nyo na handlebar. Kasi dapat ito mismong reach nyo na to, hindi siya naka-wide na ganyan para wala siyang tension. Kailangan nakadiretso lang siya. Nakadiretso siya, naka-align to dito. Alright? Tingnan nyo rin, merong mga iba't ibang klaseng handlebar na sobra yung laki. May 42, may 44, may 46. Okay? Alamin nyo lang yung sukat ng handlebar na kakailanganin nyo para sa ride nyo at hindi sumakit yung braso nyo. Alright? At sumunod, kailangan alamin nyo kung ano yung haba ng stem nyo. Okay? Base yung pagbabase yung haba ng stem nyo base sa reach nyo.
para hindi sumakit ang lower back mo. Lower back, ito ang isa sa magdadala, ang stem mo. Bakit? Itong stem natin na to, ito ang magbibitbit sa atin kung gaano tayo kahaba, kung gaano tayo kalapit sa manibela o kalapit sa upuan. Kung gaano tayo kalayo. Okay? So kailangan, ito, alamin nyo, may sukat to. Meron tayong 80mm, meron tayong 90, meron tayong 100. At alamin nyo rin yung degree, kung ano ang kailangan yung degree. Hindi po pwede na kung ano yung gusto nyo lang na forma, eh, ganun yung formang a-achieve nyo. Kahit nananakit na yung braso nyo, pati lower back nyo. May kanya-kanyang sukat to. Kaya nga may tinatawag sila na bike fitting. Alright? Merong iba't ibang sukat yan. Kasi kapag sinukatan nyo to, kapag ka mali yung sukat nyo nito, papakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga riding position na mangyayari kapag ka maliit o mahaba yung stem na gagamitin nyo. Okay, may iba't ibang stem tayo. Ang stem natin kung sakali, gaya na itong ginamit ko na to, 90mm to. Kapag ka ito, hinabaan ko, ang mangyayaring reach ko nito, paganyan. Paganyan ang reach ko. So meaning, kung paganyan ang reach ko, nakahaba akong ganyan, yung lower back ko, kung mapapansin nyo, naka-bend. Diba? So ngayon, since 90mm lang ang kailangan ko, kailangan ko ng relax. Kailangan ko ng relax na lower back. Kaya, ginawa kong 90mm. Pansinin nyo yung position ko. Diba? Yung position ko na to, ito yung relax sa akin. Kaya 90mm ang ginamit ko. Kapag ka nagmas maliit pa ako, ang body position ko, nakaganyan na ako. Medyo may tension na. Kapag ka nalulubak ako, yung lower back ko, gumaganong-ganon. So, hindi na rin maganda para sa akin. So, ang pinakadabi sa akin na ginawa ko dito sa bike ko na to, is yung stem ko. Kahit pa paano, hindi stress yung lower back ko. At the same time, itong kamay ko, hindi rin siya stress. Bakit? Bakit? Hindi siya stress kasi meron akong room para hawakan siya ng malapit, hawakan siya ng malayo. Alright? At isa pang factor, kaya sumasakit ang lower back natin dahil sa body position natin. Isang factor doon ay ang saddle. Yung saddle natin, karaniwan, malaking gari to kapag ka nagra-ride tayo. Napakalaking contribution nito. Kasi itong saddle, pwede itong malapit, pwede itong malayo. Okay? May adjustment ang saddle natin na kakailanganin ng puwet natin para yung buto natin hindi nakalihis. Kailangan yung bone ass kung tawagin natin, eh, nakasakto dito. Etong gamit ko na Labici saddle na to, hindi pa ako sinasaktan nito. Buti to hindi nananakit. Samantalang yung mga ex natin nananakit eh. Okay, so mahalaga na kunin nyo ang posisyon nyo sa saddle na to sa hindi kayo nasasaktan. Gaya ng posisyon kong ito. Etong posisyon kong ito, ito ang pinaka the best na posisyon para sa akin. Bakit? Kasi wala akong tension dito. Pagka nalubak, wala. Pagka yung naka-ride lang ako ng long ride, walang tension kasi naka-straight yung lower back ko. Gets? So lahat yan nandito sa saddle. Kapag ka inurong ko to, nakaganyan ako. Kapag ka in-stretch ko to, nakaganyan ako, in-stretch ko yung saddle, naka-stretch yung buong likod ko tsaka yung katawan ko. Which is, nagkakaroon ng stress. Alright? May mga sukat kasi ang saddle na gagamitin natin. Meron tayong tinatawag na pang MTB, may pang gravel, meron pang road bike. Alamin nyo lang kung ano ang gagamitin yung saddle depende sa bisikleta nyo. Kasi merong fittings ang saddle. Meron siyang tinatawag na bone ass na sasakto sa'yo. Yung iba ang ginagawa, nagpapasukat para malaman nila kung fit sa puwet nila. Kasi may mga taong malalaki, malalapad, medyo chubby, yung iba naman medyo payat. So ngayon, kailangan nyong alamin kung ano yung saddle na hindi sasakit ang puwet nyo. Karaniwan, ang saddle na mabibili natin na mga mumurahin, eh medyo mabibilis ding masira. Okay, pero itong Labici na gamit natin na to, ito yung tinatawag na for life saddle. Okay, kasi itong saddle na to,
So far naman, hindi ako binigo nitong saddle na to sa mga ride ko. At pangalawa, kaya ako nasabing for life kasi pwede itong ipare-up. Okay, kung medyo nasira na siya, tumungkab yung gilid, pwede ko siyang ipare-up. Gaya nung sa episode natin na yan, sa pagkaka-review natin na yan. Okay, testing ninyo lang. Testing ninyo yung iba't ibang saddle kung ano yung nababagay at hindi kayo sasaktan kasi malaking factor to. Ito ang sasapo ng puwet at ito ang isa ring sasapo sa impact ng mga kalsada na dinadaanan natin. Alright? At sumunod naman, yung tinatawag nating arm position, yung ride position natin. Paano yung arm ride position natin? May mga ride tayo kasi na magkapagod tayo, nakaganyan tayo. Tama? So ngayon, lahat ng dinadaanan natin, nagkakaroon ng tension dito sa wrist, dito sa joint, dito sa joint, sa shoulder. Okay? So ngayon, tendency, kapag ka lahat ng tension, lahat ng bugbog, lahat ng daan, tumama dito sa mga joint na to, doon na magsisimula ang pananakit, pangangawit. Paano ba maiiwasan yun? Simple lang yun, para ma-minimize yung sakit, hindi natin maiiwasan na magkaroon ng pain. Para maiwasan yung sakit, habang nagra-ride tayo, bend nyo lang ito. Sanayin nyo na ito, naka-bend, tapos naka-straight dito. Kasi ganon ang ginagawa ko kapag nagra-ride ako ng mga 150, 200 kilometers, 12 hours. So ganon ang ginagawa ko. Based on my experience to ha, hindi po tayo nagmamarunong. Based on my experience to, disclaimer lang, baka kasi mamaya sabihin nyo. Okay? So ngayon, in order na hindi gaanong sumakit, naka-bend to, tong elbow ko, ng ganyan, para yung tension nandito lang. Kaya tayo merong pads dito, para yung tension nandyan. Alright? Nagba-bounce lang siya. Try nyo rin. Subukan nyo kung gagana sa inyo yung idea na yun. Alright? Okay, pagdating naman sa kamay, kung nananakit ang mga kamay, kung namamanhid kamay nyo, merong iba't ibang positioning ng kamay para hindi siya mamanhid sa isang posisyon. Pero syempre, kapag nakaka 200 kilometers ka na, nakakailang kilometers ka na, ilang oras ka na nagbabike, possible talagang magmanhid, possible talagang manakit. Pero ang bibigay natin, para lang ma-minimize. Okay? Ano-ano nga ba yung pwede nating gawin sa kamay para medyo ma-minimize? Ganito lang. Kung nag-ride kayo, upukan, pwede kayong humawak dito. Ngayon, kapag kapagod na kayo, nakahawak kayo dito, at medyo relax na, pwede kayong humawak dito. Nang nakabend pa rin to. Okay? Pagpalit-palitin nyo lang, pwede kayong humawak dito sa ibabaw. Okay? Pagdating sa ibabaw, pwede nyo rin pagpalit-palitin kung medyo malayo-layo naman. Alright? Pwede nyo ganitohin, pwede kayong humawak ng paganito, para yung mismong kamay nyo hindi nangangawin. Okay? Maraming iba't ibang pwedeng gawin. Pwede kayong humawak sa ganyan. Pwede kayong humawak ng paganito. Lahat pwede nyong gawin. Iba't ibang position. Alright? Testingin nyo pagka nag-ride kayo. Kung mami-minimize yung pangangawit at yung pananakit kung long ride yan. Alright? Amantyak ang bahala sa kwela para lahat ay masaya. At sumunod, syempre, malaking factor din para hindi sumakit ang inyong kamay at inyong lower back. Eh, malaking factor din itong height positioning ng inyong seat post. Kailangan makuha nyo yung seat post na tama para sa reach nyo. Reach nyo para dito sa legs at reach nyo para kung tutungo kayo, aangat kayo or nakapodo angat. Kasi kapag ka nagkamali kayo at medyo hindi komportable yung seat post nyo, marami ang pwedeng manakit sa inyo. Pwedeng manakit ang buong thigh, ang inner thigh, ang kamay, ang arms, lahat. Pagka ito masyadong mababa, nakaganyan. Nakaganyan kayo. Okay? Pag ito naman, sobrang taas, itong seat post na to, nakaganyan kayo, which is stretch na stretch yung likod nyo.
Tapos, hindi na naaabot, hindi na nare-reach ng paa nyo itong mismong pedals. Pag masyadong mababa, masyadong nakagitna, baka naman may tension naman masyado. Pag masyadong mataas, ganyan, hindi na rin balanse para dito sa tayo nyo. So ngayon, pinakamahalaga, sukatin nyo mismo ito, itong seat post nyo na naaayon sa posisyon kung saan kayo komportable. Alright? At syempre, ang pinakahuli, para hindi manakit ang ating lower back, manakit ang likod, manakit ang kamay, ang arms, ang shoulder, lahat. Syempre, bago tayo mag-ride, kailangan natin ng proper na warm-up, proper na stretching. Huwag kayong mag-i-stretching nang hindi kayo naka-warm up dahil baka mas ma-injury kayo or baka mas mapulikating kayo. Okay? Kailangan nyong gawin yung mga exercises na kailangan nyong gawin bago kayo mag-ride para naka-loose yung muscle nyo. Naka-loose yung arms, naka-loose yung joints. Alright? Meron tayong gagawing episode before mag-ride yung mga dapat gawin. Antayin nyo lang yung episode na yun na ilalabas natin sa ating YouTube channel. Kaya kung hindi ka pa nakakasubscribe, kaibigan, master, may subscribe ka na. Alright? Tandaan nyo yung exercise. Kailangan yun bago kayo mag long ride, mag short ride, o kung ano man, kusan man kayo pupunta, kailangan proper warm up, proper stretching ang kailangan nyo para hindi manakit ang inyong lower back, inyong kamay, at lahat ng inyong katawan. Alright? Alright! At ayun na! Ang bottom line lang nito, lahat ng mga sinasabi natin, ay kailangan komportable kayo sa lahat ng mga gagawin nyo sa bisikleta nyo. Kailangan komportable kayo sa posisyon ng bisikleta, sa sukat ng bisikleta, sa sukat ng mga ilalagay nyo. Hindi po pwede na kung ano man yung sinabi ng kamag-anak nyo, sinabi ng kaibigan mo, sinabi ng master mo, sinabi ng kung sino-sino, maniniwala ka. Tandaan nyo mabuti, kayo pa rin mismo sa sarili nyo ang makakapagsabi kung tama ba yung posisyon nyo o hindi. Kung tama ba yung ginawa nyong setup sa bike nyo. Dahil kung hindi, panigurado, magre-reklamo kayo may mananakit. At kahit pasabihin ng ibang tao na dapat ganito, dapat ganyan, pero hindi ka naman komportable, wala pa rin yun. Alright? Kaya natin ginawa tong episode na to dahil hindi lahat ng tao, hindi lahat ng siklista, ng lahat ng biker ay may kakayahan na makapagbayad ng bike fit. Okay, kung naniniwala kayo sa bike fit, okay yun. Kung naniniwala kayo sa kakayahan nyo, na mismong experience nyo, sa mismong nararamdaman nyo, mas okay yun. Kasi ikaw mismo makakaramdam eh. Alright? Kung wala kang kakayahan magpa-bike fit na pagkamahal-mahal, hindi ko sinasabing huwag kayong magpa-bike fit ha. Ang sinasabi ko lang, kung wala po tayong kakayahan, tayo mismo ang mag-improvise, tayo mismo ang mag-improve sa sarili natin, sa bisikleta natin, kung paano tayo makakapag-ride ng maayos. Right? Testingin nyo po yung mga sinabi ko, pag-aralan nyo yung mga sinabi ko, baka mamaya makatulong po sa inyo, mas tumagal pa kayo sa pag-ride, tumagal kayo sa pag-bisikleta. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Dito lang muna tayo mga master. Maraming salamat sa pagsama sa akin. At sana'y nakapagbahagi ako ng mga makabuluhan. Okay? Nakakuha kayo ng idea kung paano hindi sasakit ang inyong kamay, ang inyong puwet, ang inyong likod, ang inyong lower back. Okay? Paano? At dito lang muna tayo. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Malaki tandaan, may hirapan.